Mga sangkay, istorbohin ko muna kayo saglit ha. Alam kong nagre-redic po kayo ngayon dahil nga po araw ng Kapaskuhan, mga sangkay. Kaya nga lang, mayroon pong report mula po sa international na may nagaganap umano sa Amerika at Canada. Nagpapatuloy po siguro ito until now na isa pong malala o katakot-takot na winter storm na kung tawagin na po nila ito, severe na po. Ibig sabihin, malala po ang kanilang nararanasan ngayon, mga sangkay. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito po mismong napapanood niyo, okay? Napaka-easy, napaka-dali lamang po niyan. So ito na, mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! So ayun nga, mga sangkay, hindi ko lang mapigilan na ibalita ito sa inyo dahil nga po global news or international update po ito. Doon sa Amerika umano at sa Canada, ito po yung ganap. Malala umano na, yan, ang kung tawagin po nila ito, powerful winter storm doon po sa US at Canada. At hindi na po nila inano to, kumbaga hindi na po nila tinago. Talagang ito po, kahit yung mga topic po nila, matindi po talaga itong sinasabing winter storm na dinadanas po ng Amerika at sa Canada. Ayan po, tingnan po natin. Ayan natin panoorin ito. Medyo mabagal ah. Oh, wait. Mayroong patalastas. So mamaya na lang yan, mga sangkay. Tingnan po muna natin ang mga larawan. Ito po yung mga pictures. Yan po, makikita nyo, mga sangkay, na hindi nga basta-basta itong sinasabing winter storm na kung tawagin nila very, very powerful. Ayan po. Sila doon, mga sangkay, ay sanay sa ganito tuwing winter. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi na po ito normal na nangyayari. Okay? At ayon nga po sa mga scientist na talagang mas lalala pa po ang sitwasyon dahil nga po sa abnormal na nangyayari sa climate change. So ito na po yun, mga sangkay, nararanasan na po ng maraming mga bansa. At ang dami po nitong report, tingnan po natin yung ibang mga report dito, mga sangkay, ayan po. Severe winter weather is threatening to cause chaos across Canada during the very busiest travel days of the year. Mm-hmm. This is Environment Canada's latest warning map. Look at all that red. Grabe. Yan po yung red, oh. There are extreme cold alerts for most of BC, all of Alberta, and much of Saskatchewan. A weather bomb of rain, freezing rain, snow. Grabe. At ito nga, mga sangkay, mayroon pong... Ito. Panoorin nyo pong mabuti. Ayan po. Tubig po yan na tumutulo sa kanilang gripo. Ayan o. Nagiging yelo na. Ganun po ka. Ganun katindi itong nangyayari doon. Nakikita nyo naman, mga sangkay, no? So ganun po kalupit. Isipin nyo naman, tulo ng tubig lang po yan. Tagas ng tubig, pag lumabas, yelo na o. Di ko ma-imagine. Kaya pala, mga sangkay, yung mga report, sinasabi po talaga na matindi. Malubha po ito. Kaya itong balita. Storm system looks like from south of the border. That is video coming to us from Nebraska and South Dakota. Heavy snow, high winds, and bitter cold are forecast for the Midwest and East Coast. The U.S. National Weather Office is calling it a once-in-a-generation storm. Grabe, once-in-a-generation storm. Ano yun? Parang isang beses lang sa isang generation na nangyayari? And it is set to hit today and tomorrow. Grabe. So, kahapon ng balitang to, sinasabi po dito na, mga sangkay, na mangyayari kahapon at hanggang ngayon. That means nagpapatuloy po ito ngayon sa Amerika at sa Canada. Magda Gebersalassie joins us from Washington with more on this story. Magda, what do we watch for? Well, this is really an Arctic front that is just blasting through the U.S., bringing a mixed bag of conditions.
over various states. So you've Grabe. Got sa iba't ibang states ito ng Amerika, mga sangkay. Wild winds, you have heavy snow, nah. You already have record-breaking temperature drops happening in a number of spots. So dito sa Pilipinas, hindi po natin ito nararanasan, 'di ba? Nararanasan po natin dito yung may mga dumadaang bagyo. Malalakas din talaga. Kaya nga lang ito yung hindi natin kaya. Once na dito kasi hindi po tayo sanay sa ganyan, yung lamig. At tingnan naman po natin yung paligid natin, mga sangkay. In Denver, within an hour, the temperature actually dropped from 5 degrees Celsius to... Grabe, ganun po ka tindi. Minus 15 yesterday. Naku. So they actually opened up the Denver Coliseum as a temporary shelter for the unhoused. We know warming centers are... So may mga lugar, mga sangkay, na doon dinadala yung maraming tao doon sa Amerika. Parang sa Pilipinas lang din, kapag mayroon pong dumarating na bagyo, yung iba lumilikas po sa ibang mga facilities ng ating gobyerno. Popping up in other places as well. Ayan o, makikita nyo mga sangkay, yung para siyang alikabok pero yellow po yan. Yan po yung tinatawag na strong winter storm. State of emergency has been declared in several states. Okay. Ang malala, mga sangkay, nagdeklara na umano ng state of emergency sa ibang mga states ng Amerika. Ibig sabihin, ganun po kalala itong nangyayari doon. Ayan po. Yan po yun, mga sangkay. Ito po yung ganap doon sa kanilang... Grabe naman to, oh. Tingnan nyo naman to. Kaya kung tawagin na po siya, hindi na siya ano, hindi na siya basta winter storm lamang. Ayan po, oh. Kasi nga po, ganun po ka tindi itong ano. Isipin nyo naman, ang sabi po dito, once in a generation. Pambihira. Because of these storm conditions, that includes Georgia, Oklahoma, grabe, and... Grabe, tingnan nyo to. Ano to? Grabe. Kentucky, you have some states getting a lot of snow. There were some 100 drivers or so that were stranded in South Dakota. Whiteout conditions in Minnesota as well. And the weather, of course, is impacting air travel. So, nako, maging yung mga sasakyang himpapawid, eh, hinto muna. No, dahil nga po, hindi rin talaga basta-basta ito. Frustrations are high, lineups are long at airports, thousands of flights have been canceled or... Nako, ang dami mga flight, thousands, ha? Di lamang po hundreds, kundi thousands, libo-libo na mga flights ang kanselado. Delayed today and hoping to get ahead of all... Ano, tingnan nyo yung buong paligid. Grabe yan. Of that, yesterday, travelers were trying to catch earlier flights out of Chicago. Take a listen. There's going to be a huge blizzard Thursday. So, yan po yung ganap ngayon doon sa Amerika at sa Canada. Maraming na-cancel na mga flight. Marami rin po ang nakastock ngayon doon sa airport. At bibihira lamang daw po ito mangyari. Yung kanilang ang pagkaano dito is once in a generation storm. O winter storm. Ayan o, ito nga mga sangkay. Mas matindi na po yung title eh. Ayan o. So, tingin ko mga sangkay, ito na po yung sinasabi ng mga scientist na epekto ng climate change. Isipin nyo yan mga sangkay, oh. Buhos ng tubig mula sa gripo, nagiging yelo. Ganun po kalala. So ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito sa nangyayari doon sa Amerika na hindi na po basta-basta. Ito nga, oh. Try natin i-open to. Ayan. Ano po ang inyong komento tungkol po sa matinding nangyayari doon sa Amerika at sa Canada? Yan po. Yan po yung winter storm. Nako, hindi kakayanin ng Pilipinas kung mayroong ganito. Pambira.
So ano po ang inyong komento, i-comment lamang po sa ibaba. At ako na po ay magpapaalam. Ito po yung ating global update, global news, world news. At this is me once again, Sankey Janjan. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.